agresibo at matapang. Nagtatagisan sila ng lakas at nag-uunahan sa pagkagat. Sa lakas, tumatatsik sila kapag nakabitiw sa pagkakakagat. Sila ang mga dayong Chinese softshell turtle o ahas pagong na sumasakop sa mga palaisdaan ng Pampanga. Kalaban din ng tao ang ahas pagong dahil tinagurian silang salot. Noong 2010, patay ng mga ahas pagong ang inabutan ko dahil sa galit ng mga tao. Kinakain kasi ng ahas pagong ang mga isda katulad ng tilapia. Gusto sana nating balikan at kamustahin kung ano nga ba ang lagay nitong mga softshell turtles na ito dito sa lugar, same lugar sa Pampanga na pinuntahan natin. Pero ngayon, pinagkakakitaan na nila ang mga ahas pagong. Noong 2013, naglabas ng kautusan ang DNR na hanguin ang mga ahas pagong para ibenta. Sa hangarin na mabawasan ang kanilang bilang. Araw-araw, nakakailang kilo kayo? Mababa na to, 50 mababa, kilos. Mababa na to, 50 kilos na to. So itong isang piraso na ito, randomly kumuha ko doon sa batch na yon, no? Ay, isang kilo. Isang kilo, halos isang kilo nga. So imagine mo to, ito may hinang ara to para kay Kuya. Merong 50 kilos na pagong kung meron sila dito. Kung kumita siya ng 10 pesos per kilo, so kung 50 to, so that's around 500 in one day, walang kahirap-hirap, no? Minsan ay umaabot daw ng 150 kilos ang ahas pagong kada araw ang ibinabagsak kay RJ. Nakagat ka na ba? Marami na po. Maraming beses na. Ayan, sugat. Yun. Sugat nga, oh. Ayan, sugat, oh. Yan, oh. Ayan. Madami. Ayan. Kasi hindi mo maiwasan yung trouble, eh. Pag nagkamali ka ng hawak, talagang makakagat ka, eh. Nung 2 years ago, mas madami ka ba nakukuha o pareho lang din? Parang lalo dumadami. Kasi yung nakaraang taon, nag-umpisa ako, eh. Ganun pa rin, eh. Kahit ngayon, ganun pa rin, eh. Hindi pa rin yung... Hindi rin nagbabago yung huli namin. Alien species o hindi natural na matatagpuan ang Chinese softshell turtle sa Pilipinas. Invasive sila o nagiging kaagaw sa espasyo at pagkain ng mga natural na hayop dito sa bansa. Pero ang pagkalat ng ahas pagong ay resulta lang ng kapabayaan ng mga taong nagdala rito. Sumama ako doon sa panghuhuli. Itong taon ring to is the same person na kasama ko last time, 4 years ago. No? Magandang hapon. Magandang hapon, no? Ito ba yung harvest mo dito sa panda to? Meron dyan, meron nakukuha sa iba. Kumbaga pinagsasama-sama. Pinagsama-sama ng namin. Pero dito sa panda to, kumukuha ka din? Oo, minsan nakaka-limang kilo, apat, ganyan. May mga pagbabago ka bang napansin? Kumunti na ba sila? Nabawasan na ba? Patuloy pa sila sa dumarami kasi... So, ibig sabihin, Kuya, kung hindi ka kukuha... Darami lalo sila. Mahuhuli ka ba ngayon? Oo, Kuya, maghuhuli ako. Okay. Sige, sama ako. Sige. Tignan natin kung may makuha tayo ngayon. At saka, dagdagan natin itong bentang to. May ilang araw na since huli itong napanguhanan na napag-harvestan ng mga pagong. Kaya natin manghuli ngayon. Kung dati, kinakapa lang ng paa ang ilalim ng palaista para malaman kung may pagong, ngayon, naglalagay na sila ng lambat. Yun. Dito. Woo! All right. Lalagyan natin si Elliot. Wala pang isang oras kaming nandito sa pad. Simula na lumusok kami hanggang sa nakahanap kami ng mga pagong. Meron na kaming apat na nakuha dito.
Nagkakahalaga ng 80 pesos. Yung iba, 50, no? So, wala. Nagkakahalaga siguro mga ano yan, 120. 120 pesos na ito. Ito yung pinakakuhunan niya. Sa loob lang na isang oras. So, kung maglalagi ka dito na 3, 4, or 5 oras, you may get more. Ayon sa DNR, ang Pampanga ang may pinakamalaking populasyon ng Chinese softshell turtle. At patuloy na kumakalat ang kanilang bilang sa buong bansa. Kaya ay pinagbabawal ng ahensya ang pag-culture o pagpaparami ng ahas pagong. Meron din silang nakukuha na sumasabit talaga sa ilalim kasi may net silang nilalagay doon. Sumasabit, hindi na nakaka-surface para huminga, so namamatay din sila. Hindi na ito binibili. Tapo na ito. Okay. Maya-maya, dumating na ang kukuha ng mga inipong ahas pagong. Bibili ng mga ito at dadalhin sa isa pang bagsakan. So, ano total natin? 2,315. So, Rosemary, ito, saan natin dadalhin itong mga ito? Sa San Matias po. Gano'ng katagal itatagal itong mga pagong na ito doon? One day lang po. Tapos deliver na po sa... Sinundan natin itong mga pagong na ito mula doon sa lugar kung saan sila hinuhuli, kung saan sila dinadala para bilangin at timbangin isa-isa, at kung saan talaga eventually sila dadalhin kung yung pinakabagsakan. Pero ngayon, hindi pa rin tukoy kung paano nakarating sa bansa ang ahas pagong. Merong possibility na merong mga nag-alaga, tapos nagbaha, umapaw yung pond nila. So, nakakawala yung mga turtle. Pwede rin kasi may mga irresponsible na mga pet owners. After nila bumili ng maliliit na softshell turtles, tapos nung lumaki, hindi na nila alam kung paano alagaan. Hindi siya na-turn over to proper agencies. Dahil masyado na silang marami, ang nangyayari, kinukonsume na nila or kinakain na nila yung mga food that is supposed to be intended for our endemic turtles. So ito na yung pinakatambangan. No? From here, itong mga crates na to na naglalaman ng mga softshell turtles, ilalagay dito para timbangin ulit. Itong mga softshell turtles na to, saan galing itong mga dito? Marami dito sa Region 3, pero mostly nakakuha kami ng from Arayan, Minalin, San Luis, Santa Ana, Candaba, Santo Tomas. Gaano kadami ang nadadala sa inyo? Ngayon po medyo mahina ang pagong, minsan nakaka 200 kilos na po. 200 kilos every day. Every day. Opo. Mahina pa 'yan. Opo. So kung malakas pa, naabot siya nang minsan nakakuha kami ng 500. 500. Sa isang buwan, umaabot sa 6,000 kilo ng ahas pagong ang ibinabagsak dito. So may around 200 kilos ng softshell turtles ang meron ngayon dito sa lugar. Ito yung pinakabagsakan kasi isa sa mga apat na malalaking bagsakan dito sa Pampanga. Nanggaling ito sa 7 municipalities all over Pampanga. At ito yung isa sa pinakamalaki nila. Around mga 2.7 kilos. Ito palang mga softshell turtles na ito, unti-unting na-discover na merong palang market outside the country. Dinadala sila sa China kung saan sila originally nanggaling. Pero gaano man karami ang nahuhuli, parang hindi pa rin kumakaunti ang bilang ng invasive na pagong.